dito na kami sa Panda. Hindi na kami nakasakay sa service kasi maraming iahatid. So nag-Uber na lang kami. Ayan. Sama ko si Kuya Harold. Nakadampot ako ng kasama pero dapat wala akong kasama talaga. So welcome back to my channel. Singit lang tayo since may time naman. So ayun, nung Thursday night kasi, nanggaling na ako sa Nesto, so nakapag-grocery na ako. Kaya lang, yung mga essentials doon, like toiletries, mga shampoos, eto mga panty liners, wala masyado doon. Tapos mahal, hindi siya usually na nagsisay. Dito sa Panda, maraming mga pagpipilian ng mga conditioners, hair essentials, toiletries. Kaya nagpunta na lang ako ngayon kasi doon wala akong mabili. Tsaka masyadong mahal, eh dito usually nagsisay sila. Ako dito para maghanap ng keratin kasi ubos na yung keratin na binaon ko pa galing sa Pinas. Eh ngayon, medyo masyado na mahaba yung buhok ko. Gusto ko magtingin ng keratin kasi nagda-dry na rin siya. Hindi ko nga alam kung ako nalang maggupit ng buhok o pagugupit ko pa, pero sayang naman. So, try ko imbentahin yung buhok ko. Good luck. So, ayan guys. Try ko muna to kasi mas mura siya. Saka mas marami siya. 25 lang. Sale na siya. So, ilan siya? 390 ml. Pero dito sa kapila, nakita ko keratin. Tresemme siya. Kaya lang, 180 ml. 34 na siya. Or 35. Hindi siya nakasale. So, masyadong mahal. So, tryin muna natin yon. And then, pag hindi siya umubra, try natin yung... So ayun, kung napansin nyo kanina dun sa una kong sa start ng vlog, hindi ako nakamask. So gradually, okay naman na rin na huwag magmask dito. Yun nga lang, kapag sa mga like hospitals, clinics, or sa mga medical or health related na facilities, or even I think sa churches yata nila, doon hindi ka pa pwede mag-alis ng mask. So syempre, extra precaution pa rin. Dito, wala naman masyadong tao ngayon. So, okay lang kahit wala ka mag-mask. Pero, whenever may crowd or may madadaanan ka na maraming tao, safe to say, mag-mask ka pa rin. Tingin din tayo ng toothpaste. Kasi dun sa kabilang grocery, hindi na rin masyado nagsisail yung mga like ganito. Dati, makakabili kami ng ganito. Around 20s lang yata. Parang 4 pieces na. Ngayon, 2 pieces lang siya. 12 SR dun na nakasail. Pero dun sa kabilang grocery, sa Nesto nga, mahal. Hindi ka na makabili ng marami. So, mas okay din dito sa Panda pagka mga gantong essentials like toiletries. So, yun, ikot pa tayo. Kuha naman tayo ng panty liner. Masyado na tayo nasanay sa panty liner. Para fresh at saka hygiene na rin. Mahal din kasi ng mga ganito dito. And usually nga, dito sa Panda sila palagi may sale. Dito mas maganda bumili. At saka marami kang choice eh. Tinitignan ko sa loob kung meron pang mas shorter na size kasi itong sale nila like ito long, 25 SR lang oh, tapos marami na siyang laman, 52 plus 20 eh, usually ang price niya is 33 something kapag hindi siya nakasale, so try na natin yan. Kuha tayong Vaseline. Kasi palagi na nagda-dry ang lips natin, palaging crack. So
Pagka pala nakikita niyo yung mga yellow tags, mga ganyan. Yung mga yellow tags, yan yung mga sale nila. So kung mapapansin niyo, maraming yellow tags, lahat yan. So yun yung mga sale. So yun, feeling ko tapos na ako dun sa mga essentials na yan. Pasyal naman tayo sa ibang side ng grocery. Tingin tayo ng pagkain. Wala naman pagkain kasi wala na masyadong paglalagyan. Sayang naman kung masyado siyang matatampak. Luya lang yung nakalimutan ko last time. Kasi ba naman, yung luya, hindi siya natimbang. So, wala siyang barcode. Hindi na siya napasama dun sa counter. Iniwan ko na lang. Since sa isip ko nga, napupunta rin naman ako dito sa Panda. Dito na lang ako bibili. Kuya, ayan, tingnan natin. Kuya, brother. How are you? Good. Say hi. Alam niyo guys, maraming maganda dito sa Panda. Ang daming choices. Ayan o, yung mga desserts nila, yung mga sweets. Hindi ako nabili ng ganyan. Nakakatikim lang ako minsan kapag kami nagbibigay. O kaya ako sino mag-share. Patikim. O yan. Cakes yata to or cheese? Different kinds of cheese. Tapos ito yung mga olives yata to. Olives, mga toppings, ganyan. Cheese. Mga hummus. So, ayan. Sana ma-enjoy niyo itong vlog. Kasi window shopping lang tayo mostly dito. Buti wala masyadong tao, hindi ako naihihi nila. Mostly dito is karneng, baka, goat, sheep, iba't ibang klaseng meat. Pero especially, wala nga lang baboy dito. Ito yung mga ready-made nila na kebabs, kung gusto mo mag-kebab, mga steak, kung gusto mo mag-steak. Tignan nyo, red na freshly cut. Parang gusto ko tuloy bumili ng beef. Pero sana magpasya pa sa freezer namin kasi sira siya ngayon. Meron din ditong panang kambing. Hindi ko sure kung kambing or what. Meron din silang ano, oh. Kung alam kong tuwalya to. Pag gusto mong mag-aros kaldo or mag-lugaw. Ito may sausage din sila. So, ayan. Nagsasell din yung meat nila. Hi, it's my vlog. Thank you! Guys, tignan nyo yung pakman ang laki. Sobrang laki. Kahit gano'ng kakapakatakam kumain ng pakwan, hindi mo may uuwi yan mag-isa. Tignan mo naman, kahit sarili mo hindi yan magkakasya, oh. Ang laki! Ito yung nuts nila. Brother, hi! Ito yung nuts. Para sa mga tita ko, hello. Ito na yung mga mani-maning gusto niyo, oh. Oh, ayan. Naman eh, saka mga spices nila. Ito oh, cardamom. So doon yung meat section, yung egg section, tapos dito naman sa side, fish section. Tignan natin yung mamaya. Pasyal naman tayo dito sa prutas. Dito sa Nesto, marami rin choices ng fruits. Unlike doon sa kabila sa Nesto. Eh, hindi naman sa nagko-compare, no? Pero totoo lang kasi, mas maraming choices dito sa Panda kaysa sa Nesto. Like doon, paulit-ulit na lang makikita mong prutas. Yun nga lang kasi, kaya madalas nagpupunta sa Nesto, marami kasi doon Filipino items, Filipino food. Especially yung mga condiments, mga toyo-toyo, suya, suka-suka, ganyan. Ayun. So,
ito, maraming grapes, strawberries, oh. Meron din ditong cherries. Nakabili ako sa Nesto, kaya lang hindi siya matamis. Sabi ng tita ko, matatapos na daw kasi yung season ng cherries, kaya hindi na siya masarap. So, parang latak na lang siya sa bunga. Ayan, different kinds of dates. Yung mga usual na pinapasalubong sa Pinas, yung ganito eh. O yung parang malapot yata yung sa... Kaya lang, naaral kong makakain dito nung fresh na dates na galing sa puno. Mas favorite ko yon, yung malulutong siya. Saka yung mga dry na dates, parang ganyan. Masarap din siya. Ito yung usual na dates. Pinapadala sa Pinas. Ganyan yung texture niya, di ba? Ito naman tayo sa gulay section. Gulay. Oh my gulay. So, ayun. Maganda dito mamili ng gulay kasi fresh. Tsaka madami. Ayun, tignan nyo yung mga kamatis nila, oh. So, ayan, kamatis. Lalo na itong mga repol. Di ko alam kung may imagine niyo kung gaano kalalaki yan. Hindi yan kasa sa ref namin kaya hindi kami makabili minsan. Mabuti kung may kahati ka. Pero kung wala, wag na muna. Next time na. Kaya naman yung mga cheese. Different kinds of cheese. Meron din mga craft. Pero ang usual nila na cheese dito ganito is white, ano nga to? Itong cream cheese, yan. No, imagine nyo, dyan sa atin, napakamahal. Pero ang usual na palaman nila dito is cream cheese na napagsawaan na rin naman ng karamihan dito. Hindi ako masyadong mapalaman, mayonnaise okay na. Galon-galon ang fresh milk nila. Ganyan, kasi mas madaling makabili dito compared dyan sa atin. So yun, so minsan kapag sumasahod ka, huwag mo rin masyadong tipirin yung sarili mo, kumain ka rin naman ng mga masarap kasi deserve mo yan. Ano yellow tags, nakikita niyo yan? Pag may presyo dyan, ibig sabihin, okay. Tayo dito. Wala naman ako masyadong dadampotin kasi natapos na. Mahirap yung dampot ng dampot. Baka ma-expire na. Saka napansin ko din pala, ito sugars nila o kapag sale. If you want magbak. Meron din sila mga bigas. Kaya ayun, yung sa other side. So napansin namin, kahit madalas na merong sale, if ever na gusto mo magpadala sa Pinas, like magpapabox, palagi mong i-check yung expiration date. Kasi yung mga items dito, yung mga goods, marami dito. Parang ilang months na lang, malapit na siyang mag-expire. So, i-consider mo rin yung length of time na ipapadala mo yung mga pampasalubong mo sa Pinas. Kasi consider mo din kung may problem yung mga cargo, ganyan. Lalo na kapag may pandemya, mahirap na pag inabutan naman yung ng expiration. Yung mga pagkain mo, so masasayang. So, hindi, although pwede rin naman kainin, pero syempre hindi naman lahat, mag-basic mura. Baka makasakit ka pa ng tiyan, delikado. So, always check the expiration date and the length of time na makakarating yung ipapadala mo sa inyo. So, yun. Pero masarap mag-grocery dito. Ay, ito pa, jams. Ito yung madalas kong pinapalaman sa tinapay. Then, sinasabayan ko ng butter. Pag gusto, ikot ka lang kayo. Kasi, wala, para napasyal ko na rin kayo dito. Dito tayo sa mga delata. Condiments, yan. Meron dyan mga Maggi, Nor. Pero minsan, iba yung lasa ng galing dito sa Saudi compared sa Pinas. Ayun. Para mas, medyo mas, syempre, mas angkop yung panlasa natin ng galing sa Pinas. I like dito. Medyo ma-herb-herb kasi yung mga flavorings nila dito and spices nila, mas ma-herb. Unlike sa atin, hindi tayo masyadong ma-herb. Herb. Madahon-dahon, ganyan. Ayun. So, ito. Maraming mga corn kernels. Tapos, meron dito nakakaaliw. Yung mga meatloaf nila, ang lalaki. Ang buong pamilya or pampiyastahan. Ganyan. Oh, yan yung mga pang-box. Oh. Hanap lang kayo ng yellow tag.
para sa sale. Kasi yung caramelo pagchan, kasi yan yung mga masasarap na meat. Walang sale. Wow! So, dito tayo. Ayan, mga gata. Powder. So, mga BQ. Silipin natin saglit yung sa fish section. Meron din naman sila mga fresh. Tapos meron sila mga dito mga ready na. Parang hindi ka na mahirap. Fresh tilapia. May tilapia sila buhay. Ganyan. Conditioner is life kasi wala na tayong conditioner. Wait lang, naiwan ko pala yung aking pang hair treatment. Hindi ko alam kung saan ko naman kayo masama next time. Sana makapashare pa tayo sa iba. So kayo hindi ganito masyadong maraming tao para hindi tayo masyadong napapansin. So ayun, sana nag-enjoy kayo dito sa vlog. Kung may mga gusto pa kayo suggestions or comments or anything, please don't forget to like and subscribe to my channel. So punta naman tayo sa katabing tindahan. Nasaan yung Aldawa? Naku, hindi naman siguro siya sarado. Ito, ito yung Aldawa. Aldawa. Inat. So, hindi tayong vitamin C. Kasi wala nang vitamin C. So, nandito daw yung mga vitamin C. This one? Yeah. So usually, kung mapapansin ninyo, ito yung mga vitamin C nila. Puro mga effervescent. Effervescent. Parang ngayon ko lang ito nakita. Usually, yung mga vitamin C nila dito is 1,000 mg agad plus zinc. So maganda siya. So I think, ilang piraso to? 20 pieces for 20 days. Try ko na lang muna to. Kasi ubos na yung tablet. Gamitin naman natin yung cash natin para meron tayong pamasahe next time. Thank you. Meron ba dito sa katabi? Kailangan tayo mamasyal. Doon naman sa kabila. Doon, doon sa side na yun. Bilihan ng mga gadget. Eh, wala man tayong bibilin ngayon. So, sa kanan. Sa kanan tayo mamasyal doon. Hopefully, maipasyal ko kayo doon next time. So, for now, hanggang dito na muna tayo sa ating vlog. So, see you on next vlog. Hopefully, you enjoy. Don't forget to like and subscribe to my channel. See you! Bye! I'm not going to do that.